Here we go. Para silang daga. We both might get evicted and I might have to go back to England. Do you wanna go get England? Na-distracted na po si Bailey, like hindi na po siya nagkikilos ng normal kasi sinasabi niya he's in love with Barbie, but no, that's not true. He doesn't know, he's only 12. Take your time. Bilang ama dito, eh, gusto kong ipaalam sa'yo na bata ka pa. I like Bailey. Focus on getting to know the other housemates. Let them get to know you as well. Okay, cool. Iba na din talaga. Ang dami nangyayari. Halos wala pang dalawang linggo sa loob ng bahay ni Kuya. What can you say, Robin? Love is in the air. Pero syempre... Love agad? Oh, oh, like is in the air. Pero syempre... may kakaibat yan dapat na responsibility kasi ang bigat na emosyon yan. Kaya naman ang hashtag natin for today is hashtag BB737 responsibilidad. Yes, all the way until prime time tonight, yan ang pwede nyo yung gawing hashtag. And speaking of, malapit na tayo mag-2 weeks, syempre, excited tayong lahat para sa first eviction night na magaganap this Friday. Live yan after Aquino and Abunda tonight. At nung Monday and Tuesday, mas nakilala nga natin itong dalawang nominado na sina Bailey at Barbie dahil sa kanilang mga magulang na nag-guest dito sa ating show. And today, mas kikilalaan pa natin sila. Makakasama natin mamaya ang ilang supporters ng dalawa nating nominadong housemates dahil sila magtatapatan, magbabanggaan, magkakalaman kung sino nga mas may karapatan na magstay sa loob ng bahay ni Kuya. Away na to. Dito lang yan away sa... BB737 Online! How are you, Ms. Bianca Gonzalez? Wow. Or Mrs. Bianca Gonzalez? I'm good! I'm excited for today's show! Wow! Ang dami pangyayari ngayon, no? Kaya kung ako sa inyo, mga kapamilya, invite nyo na yung mga kaibigan nyo na mag-log on lang sa pinoybigbrother.com/livechat. And while you're at it, ito din na ang inyong BB737 Online experience by following us sa aming official social media accounts na naka-flash po sa inyong mga screens. Yes, so for example, meron tayong mga early birds at Inkay Bella, at Gems Madrigal, Danilo Apostol, Minkay Baklaan, Tian Castillo, they're watching na hello sa live stream. Hello! Hey, what's up, guys? Hello sa lahat tayong nanonood live via Sky Cable Channel 85 sa ating 24/7. We have our own channel. Yes! At sisimulan natin ang mainit na mga comments ngayon pa lang dahil magbabasa na tayo ng ating PV737 No Filter comments galing mismo sa inyo. Agad-agad. Agad-agad. First comment po, mga kapamilya. Coming from Chino at the Chino G. The best ka talaga, Kuya. You always have the best solution sa lahat ng problem. EB77, take your time. The best naman talaga. Alam mo si Kuya, very all-knowing yan eh. Alam niya. Bakit nga kaya alam niya lahat, no? Ewan ko nga. Siguro na pagdaanan na rin niya yun. Wow. Oh, siyempre, dumaan din si Kuya sa pagiging teen. Bago siya naging all-knowing. Fairness sa advice niya talaga. Laging nakakatulong. Saktong, ito naman sakto. Ang isa pang no filter comment galing kay @IamLazaro2. Ilona knows her limitations. She is mature enough to handle her feelings about Bailey. Ilona is a total package. Smiley heart. Pero yan ang naging komento ng mga tao kahapon kasi nakita mo yung difference nitong si Barbie at si Ilona. Oo. Si Barbie parang... napakita na niya yung feelings niya agad-agad, nagselos pa. Tapos, kinumpara tuloy ito kay Ilona na though inamin niya na crush din niya si Bailey, sabi niya, hindi. Ano muna? Tago ko muna to. Kalma muna. Take my time. So tuloy, medyo nagkakaroon sila ng mga comparisons itong si Ilona at si... Are you an Ilona or a Barbie? An Ilona or a Barbie? Ikaw? Ako... I have to be, I'm cerebral. I think first before I act. So mas Ilona ako. Ako baka mix. Mix of both. Ang hirap din eh kasi minsan iniisip mo, sige, take my time ako. Pero sa actual, iba na din yung
body language. Tsaka, so, ito ba? Extremes din balik to, ah. Balik ako sa pagiging teens. Check ko. Pwede check ko! Pwede itong mga extremes. Like, for, kung baka Ilona ka ng extreme, pwedeng isip ko lang ng isip and, alam mo yon, hindi mo masyado nagagawa yung gusto mo. I suppose kung kay Barbie, may risk din eh. Tingnan natin in the may coming days. Pero tingnan natin. What will happen? Lalo na isa talaga kina Barbie at Bailey ang lalabas ng ano tawag sa love team nila Ilona and Bailey? Meron na kung sa kasakali? Illy. Or paano kaya? Bayona. Paano kaya si Franco? Ang sakit nun. Ito naman ang no filter comment ni at the Alan Lim. PBB is a game. Parang Hunger Games. Oh. Wow. Yung mga love team niyan, strategic movie yan. Di na kasi uso ang paawa. Pakilig na. Oh, good point. Oh, in fairness. Actually, magandang idea yun. Wala akong masasabing masama tungkol diba? Dyan. Hindi magandang idea. Ano diba, ba? Pwede siya maging solution. Kung nangyari, if you're really thinking about the game of PBB, para mas strengthen yung pag-votes mo, syempre, 2 is better than 1. Diba? Pero kasi diba nung nag-start ang Pinoy Big Brother, inaakala ng tao na, oh, ang mananalo dyan yung paawa, yung may kwento na mas kailangan niya. Ngayon, hatak na ng mga love team. May kilig. May point ka, wala akong masasabi dyan. Signs of time. Okay, our iba next 737 no filter comment ay... JR writes at writes underscore JR22, ang arte mo, Camille! Oh! Nung Sabado ka pa sa akin eh! Oh! Parang rabbit lang, natatakot ka? Ha? Duh! Plastic na nga, ma-arte ka pa! Yun lang! Narinig ko na rin yan sa Flor de Lisa. Oo, oh, parang pwede mo ba akong turuan maging mahirap or pwede mo akong turuan maging mabait? Something like that. Yun ang feelings niya. Pero nagulat ako kasi ang cute-cute ng bunny tapos sabi ni Camille mukhang daga. Even siya. Si ano, Jimboy pero ba? Pero si Jimboy, Jimboy takot din. O sasabihin mo din kay Jimboy yun, Jimboy! Ang arte mo! Para rabbit lang! Sabado ka pa sa akin, ha? Hindi. Konti na lang. Maliit, maiksi ang PC niya kay pero, Camille. Siguro we all have our fears. Nagkataon lang. At saka we all have our housemates na hindi talaga natin bet. Okay lang yun, guys. Totoo yan. Okay, our last comment galing kay... Ikaw na nga ako. Okay. Sigurado ka? At Christine the Goddess. Barbie! Talagang tinalian mo pa si Bailey ng Red Ribbon na yan ha. Galing! Napakaharot! Ano ba nangyayari sa mga kataong Pinoy ngayon? Hindi ba pwedeng like lang naman? Diba? Clename. Siguro... So, nung binakuran siya ni Bailey, binakuran din ni Barbie si Bailey with a red ribbon. Siguro ba, tingin mo Ate Bianc, since you're now an author, may ano nga ba, may possibility kaya na authentic and true at maglalast ng feelings na sa labas? Ang hirap sabihin, sobra. Kasi sa dami natin ng edition ng PBB, ang dami ng namuong love team or love story or like story sa loob ng bahay. Tapos paglabas, some make it, some don't. So ang hirap, hindi natin masasabi talaga kay Bailey at Barbie until lumabas sila ng bahay. Nasa kanila na talaga yan. Melay Jason forever! No. May forever nga talaga. Melason forever! No. Oo. Pero ito, itong housemate natin since napag-usapan natin kanina si Ilona. Yung unang impression natin sa kanya, very chill, relaxed true. Lang as a housemate. True. Pero alam mo ba, Ate Bianc, may pinagdadaan itong problema? Problema? May problemang ano to, karga sa loob ng bahay ni Kuya. At kung ano yun, panoorin nyo. Ate Camille and Kuya Kenzo and Kuya Kyle were saying was right. What? That I don't want to say it. That I like Bailey. I don't know. I haven't told you this for like how long. Because I was just scared to admit it. Because I really didn't want to. I don't know what to do because this has been happening to me for the past few days. Grabe! Ang daming nagkakalaikan! Baby teens! 10 days pa lang! Grabe! Hanip! Yan ang problemang idinulog ni Ilona sa
kalangitan. Oh. Kalangitan. At tayo ang sumalo dito sa PUB 737 Online sa ating segment nga na, paano ba ito? Paano nga ba yun? Paano ba ito? Ang hirap din ng problem ni Ilona kasi, syempre, obviously, nakikita nga niya na si Bailey ay nagiging close kay Barbie. Hindi ko alam kung kasi sabi ni Ilona, I've been keeping this for how long? How long? Ilan days pa lang kayo? Oo, tsaka bata ka pa, girl. Hindi natin alam kung at first sight ba to, kung medyo nung nagkakilala na sila na 4 days, 5 days. Tsaka feeling ko dahil pareho sila ng background din. Oo, syempre hirap din sila pareho. May language barrier, ganyan. Ang hirap nung situation ni Ilona. Pero I admire her na parang gusto talaga niyang mag-take your time. Pero tama. Iba yun eh. Iba yung kapag nafe-feel mo, kapag finally sinabi mo, like siya shinare niya kay Ryan, nagiging totoo eh. Pag ikaw lang nagtatago, parang in your head, pwede mo pang isipin, hindi, baka wala to, baka nakikitan lang ako. Pero dahil sinabi niya kay Ryan, for me, mas naging totoo yung feelings niya kasi parang in-acknowledge mo, inamin mo. So, kung may advice ako kay Ilona, dahil nga naamin mo na, tsaka napaka-supportive ni Ryan, ha? Oh, yes. Nakagaroon siya. Oo. Sana kaya muna niyang panindigan even if for a short time yung pagka-take your time. Kasi I would have to agree. Would say that. I would have to agree with that one. Lalo na pag pinag-isipan mo mabuti kung tama ba yung feelings mo. Alam mong like mo yung person eh, pero dapat nga bang sabihin mo agad-agad? Kasi iba rin yan, di ba? Okay lang na malike mo isang tao. Okay lang na magustuhan mo siya. Pero mag-iiba na yung dynamics pag sinaya mo yung mga katagang I like you. Di ba? Kasi straight to come ka dun, ha? Kasi syempre, yung tao, aware na sa presence mo. Uy, she exists in my world and I exist in hers or his as well. So, siguro, bigyan natin ng konting time pa at tingnan natin yung story na to. Sana si Ilona lang. Ilona, if you're watching. Wow! Hindi siya nanonood. I know you're not. Siguro, may papayo ko sa'yo is, tama, take your time and just feel the mode. Mag-enjoy ka muna sa loob ng bayan ni Kuya. Yan ang payo mo sa lahat ng mga Ilona in the outside world. Yes, ang payo ko sa inyo. Enjoy ka muna kasi anay pa pwede mangyari. Lalong-lalo na 13 years old pa lang yung batang to, no? Oo, yun lang. Ako meron pala akong pahabol na payo sa lahat ng mga friends ng mga Ilona, Bailey at Barbie. Ito very important. Ang laki ng nagagawa ng nambubuyo, ha? Oo, tama. Super! Yung parang kahit feeling mo, konting like pa lang naman. Pero dahil, oy, dali na, sabihin mo na, oy, bagay kayo. Talaga? Parang naglumalaki. So, sa lahat ng friends, kayo din, kalma lang, guys. Kasi yung question sa ulo, yung utak mo na, like ko na ba siya? Ha? Yes. Parang konti pa nga lang. Diba? Eh. Tapos kung lima mong friends, go. Ay, mapupush talaga yan kahit anong mangyayari. Kaya kayo, kung meron kayong mga kilalang Bailey, Ilona, Barbie, o kahit in your real life, ay meron kayong problema na kabataan Pinoy, email yan sa amin sa official pbabscbn@gmail.com at try namin yan sagutin dito sa aming segment na paano ba ito? Ikaw na ba si Mr. Right on it? Pero actually, kanina... Kim Chu? Ay! Taas na na. Bakit kanina, may ganun? Kanina, kalagay po sa script eh. Saka sabi ni Direk eh. Okay, parang, sige. Laro tayo ah. Papagalitan na naman ako. Sige okay. Lang. Kanina kasi nakita natin yung dynamics ito ni Ryan and Ilona. Yes. At actually, since meron tayong advice para sa kanya, si Ryan mismo nagbigay ng advice para kay Ilona. It. At makikita natin dito lang sa KOTD or kasabihan of the day. Sige. Just remember this. Never get jealous if that person is not yours. Uy, sorry. Never get jealous if that person is not yours. Sabi ni Ryan. Fairness, ha? Akala mo may pinagdaanan siyang something na ganun kabigat para magbigay ng ganyang quote. Yan ang ating KOTD mula kay Ryan. Very, love episode ba to ng online? Paano mo masabing may karapatan ka sa kahit anuman aspeto ng buhay kung hindi naman sa'yo yun? Eh, syempre ang tao hindi pwede maging sa'yo talaga. Oo. Totoo naman. Eh, well, masabi na natin, magiging sa'yo siya
sa context, sa konteksto ng pag-ibig. Ah, kapag boyfriend girlfriend, kapag may commitment. Ay, iba din to si Ryan. Magabang ta. Si Ryan na nga ba ang bagong Claudette? Abangan natin. Woo! Gusto ko talaga. Guess natin, i-guess kaya natin si Claudette. If you're watching anywhere, Claudette, may dami tayong mapupulot na quotes and words of wisdom galing sa iyo. Kaya please feel free to guess. Si Claudette, tumangkad na. Ganyan daw sa kalaki niyo. Dati ganyan lang eh. Ay nako, these past days nagpapakita din tayo ng ibang point of view para mas makilala natin ang ating mga housemates. At yan ay galing sa ating resident psychiatrist na si Doc Randy. Kaya naman ngayon, makikita nyo ang isa pang side dito sa personality ni Bailey. First time sa online. Pumasok bilang global guwapito ng UK. What's your name? Ryan. What's your name? I'm Bailey. How old are you? I'm 12. Aww. Really? Palit kayo height. Be careful. Si Bailey, bagamat hirap sa pagsasalita ng Tagalog, ay pinilit na makisalamuha sa iba. I can speak Filipino really fast. Alam mo ba, may gusto ko sabihin sa'yo, magmula nung nakita ka na akit ako, simple lang tulong mo, pinapanganap ko. Madali siyang naging close sa karamihan, lalo na sa kuya na niyang itinuturing na si Kenzo. How do you describe your relationship with Kenzo now? Me and Kuya Kenzo have a lot in common. Like, we both like sports, gaming, and we like the same games. We're like brothers. Napakita nila na meron silang close bond, deep friendship between both of them. You know, posible na dahil si Kenzo and Bailey are the only boys sa families nila. And because of that, syempre, naglulong sila for peers. Of course, we have to remember na si Bailey is just a kid. 12 years old lang siya. And dahil mukhang malaking boy siya, we think that he's something like an adult. But really, he's just a young kid. Ngunit dahil sa kanyang murang edad, maraming bagay sa loob ng bahay ang kanyang hindi nabigyan ng importansya. Nagsasalita ka nang hindi naka-on ang iyong mikropono. Bukod doon, nakita kita na bumubulong kay Kenzo. Isang bagay kung kaya't nabigyan siya ng parusa. Pinoy ako, Pinoy. Nakita sa mundo. Pinoy, Pinoy, Pinoy. Na nakita sa mundo. Pinoy ako, Pinoy. Wake up. Ano ba ang naging reaksyon nyo nung malaman nyo na siya ay may nilabag sa mga kautusan ko? He really wants to take this opportunity to the fullest, and I don't think he deliberately, you know, does it. Yeah. It's totally innocent mistakes. I wasn't surprised kasi I've known Bailey talagang ano siya, parang malilimutin. Like he always depended on me. A punishment po, I think he deserved it. Pero dahil sa mga housemates na mas nakakatanda sa kanya, natuto si Bailey hindi lamang kung paano makisama, kundi unti-unti rin siyang natututong umako ng responsibilidad. Patakaran ay pahalagahan. Pahalagahan. Yes! Patakaran ay pahalagahan. Yes! Patakaran ay pahalagahan upang ating maiwasan ang kasamaan. Mga kasamahan, lagi niyong tandaan ng pagsunod sa batas ang aming kaanamandaan. Yeah. What does it mean? Anong ibig sabihin ng kanta? Following rules will make life easier, and if you follow rules, you'll be on the right path, and rules are very important. The guy is learning in fairness. In fairness sa'yo, Bailey. Well, syempre, kasabay ng mga pangyayari ni Bailey sa loob ng bahay ni Kuya, eh, medyo nagkakaroon siya ng pagtingin. Sabihin na natin pagtingin doon sa kapwa nominado niya na si Barbie. At yun nga, eh, ang naging dahilan kung bakit kinikilig lahat ng mga kapamilya natin all over the world. Oh. No, naman. Kaya naman, dito sa PBB737 online, ibibigay namin sa inyo ang mga never-before-seen happenings. Never-before-seen! Oh, ng Barley o Baby. Dito lang sa first time sa online.
rehab. Because I'm so addicted to you. Oh my God! I go to the mental. Mental? Because you're mentally enough. Oh. No! Because I'm crazy for you. Oh my God! You look like a Teletubby. You make me go. Because the sun is always shining. You remind me of the Philippines. Why? Because it's so beautiful. Very awkward. May pa-pick up lines, ha? At saka, nakita niyo first time sa online. Ano si Ilona? Wala pa silang kaalam-alam tungkol sa nararamdaman ni Ilona. Ano kayo nararamdaman ni Ilona? We'll see. Siya lang ang nakakaalam. Baka sinabi niya kay Kuya, alamin natin. Or pwede rin sabihin ni Bailey, para pampakilig pa, pwede ko bang hawakan ng inyong mga palad? Pwedeng sabihin ni Bailey or gusto mo lang share talaga pick-up line? Pwede rin. Ulitin mo. Pwede ko bang hawakan ang iyong mga palad? Bakit? Para masabi ko naman na natupad na ang mga pangarap ko. Okay, wala. Ay, parang wala natawa. Nagbabalik si Boy Walay. Woohoo! Salamat. Ngayon naman, dahil tayo ay live dito sa PB 737 online, i-take natin ang chance, syempre, na mapakita sa inyo live na live ang mga kaganapan sa loob ng bahay ni Kuya. Nakamuda sa buhaya. Pagod yan. Parang silang balay. Kaya nga, parang pink. Hindi. Completely. Bye. Love ko yung sa ilalim kong green. Dat lang. 1, 2, 3. Ikaw na ba si Mr. Right? Ikaw na ba ang love of my life? Ikaw na ba ang isig sa ibabaw ng cupcake ko? Yun ba yung lyrics na? Oo, pero hindi ko nakabukenda kasi ganito. Barbie, anong iniisip mo? Barbie, tama ba? Dito pala ako. Barbie, anong iniisip mo? Barbie, minsan. Ano? Minsan, ano lang. Huwag mo masyadong isipin. Baka maging totoo na. Ikaw ba yung nalulungkot? Hinahinay lang, girl. Naghahanap ng kausap. Nandito kami, Barbie. Tara! Ano ba tayo, minions ni Kuya? Banana! Tignan mo talaga si Barbie, oh. Parang ang lalim ng iniisip niya. I think may sakit yan. Grabe naman. Love not. Ah, love not. Love not. Kailangan lang ng Yakapsul at Kispirin. Wag pala, wag. Wag muna. Bata ka pa. Tama, wag. Galing lang kay Mommy, pwede ang Yakapsul at Kispirin. Grabe ang lalim ng iniisip niya, oh. Oo nga.
Siyempre, habang ginagawa ng mga housemates yan, habang ginagawa ni Barbie yan, ginagawa ng housemates yung kanilang weekly task ng bahay ni Kuya. Maraming salamat kay Kim Chu para sa napakabagay na kanta na to sa mga kaganapan sa loob ng bahay ni Kuya. Ayan po, mga kapamilya. At ito lang, gusto ko sabihin, kasi last week, nagkaroon ng Father's Day episode kung saan yung mga tatay nagsulat sa kanilang mga anak doon sa nakuha nilang premyo na pagkain. Eh, unfortunately, dalawa sa mga housemates natin hindi nakatanggap ng sulat. Yun po ay si Camille at si Barbie. Kaya naman, may ginawa si Kuya para masolusyonan yung problema ni Barbie kasi talagang lugmok na lugmok yung bata. Bata talaga, no? Kabataan ang Pinay. Kaya nalugmok naman, pero sumaya din, kinilig, tapos minsan naalala, rollercoaster. Pag ganun-ganun yung nangyari. Pero siyempre, ginawa Barbie, na parang... Barbie, okay ka lang ba? Ay, kanina, no? Nasa sala. Ngayon, nasa bedroom ka na. Hala, muni-muni. Hindi na dumdum si, along the relays. Ikaw na ba si Mr.? Baka siguro, ito magpapasaya. Hindi enough ang kanta ni Kim Chu para sinagawa mo. Paulit-ulit, on repeat. Ito siguro ang papasaya sa kanya. Ano? Itong sulat na to. Saan? May kamay! May relo! Ano ba? Bawal ang relo dito sa loob ng bahay. Oo nga. Ito. Sulat ng tatay niya para sa kanya. At makukuha lang ito ni Barbie kapag napagtagumpayan nila ang isang task. Yes. Na pinaniwalaan ko, pinangungunahan ni Bailey. Kung napanood niyo ang aming episode kagabi na pinakita namin si Kenzo na naka-bunny ears tapos parang may malaking stick, yon ang task na may kinalaman para makuha ni Barbie ang sulat na to. At para sabihin sa inyo na hindi etchos ang sulat na to, totoong may papel. Pero bawal namin buksan kasi syempre para kay Barbie yung sulat. Bawal wasahin. Bawal talaga? Bawal! Galing yan sa daddy ni... Question is, mapagtagumpayan kaya ng mga housemates ang task na to para makuha ni Barbie ang sulat na ito mula sa kanyang tatay. Malalaman po natin sa mga susunod na araw. At sa ilang minuto na tayo nanonood bilang minions dito sa loob ng bahay ni Kuya, parang may nasa-spot tayo ng mga teary eye sa loob. Feeling ko kumpul-kumpul na yan, di ba? Ano ang kumpul-kumpul? Yung feelings na nararamdaman niya. Kasi syempre, malapit na matapos yung linggo. Baka may posibilidad na matanggal din siya sa loob ng bahay ni Kuya. Or yung like niya matanggal. Mahirap talaga ang buhay maging housemate talaga. Or, mas mahirap, may love. Love again. Ganun na nga po. Kanta tayo. Ikaw na ba si Mr. Right? Ikaw na ba the love of my life? Ikaw na ba ang sings na ibabaw na cupcake ko? Thank you, Kim Chu, para sa scoring natin. Nung Monday ay kausap natin ang mga magulang ni Bailey at kahapon kausap natin ang mami ni Barbie. Tonight ay mas kikilalanin pa natin si Barbie at si Bailey sa kanilang mga loyal fans and supporters dito sa Clash of Fans. What's the big deal, bro? Fair naman. Dali na. Hindi talaga pwede, swear. Gusto ko talaga. Sige. Okay, sige. Hindi kita pipilitin. Ha? Hindi kita pipilitin. Hindi, pero sasabihin ko sa'yo. Ano? Right time lang. Okay, sige. Siguro pag ano? Pag... Okay? Hirap, no? Kaya nga buhay sila ano eh. Sila Johnny at saka sila Michaela yung sa story namin. Sino ba yun? Wala. Johnny? Ang pinangalanan namin ay si ano? O, Johnny. Si Joshua at saka si Matthew. Tsaka si Mike at saka si Johnny. O, Johnny. Tsaka sino si Michaela? Yung mutual friend namin. Yung? Ikaw. Ako? Medyo joke lang. Sino nga? Mutual friend namin.
Yes, mga kapamilya, all over the World Wide Web! Are you ready? Alright! Para sa Team Bailey, we have Jemima Riza Pilongo and Princess Manansala Castillo. Ayaw nila ng full name. Ayaw. And para naman sa Team Barbie, nandito naman sina Irish Tuason and Ivan Resorto. Thank you. Thank you for joining us today. Ito ay isang very, very simple debate para malaman natin sino ba talaga ang pinakakarapat dapat mag-stay sa loob Totoo. Ng bahay Totoo. Ni Kuya. Question. Siyempre, Bale ba yan or Barbie? Handa na ba kayong i-defend ang inyong mga paboritong housemates? Yeah! Handa nyo ba ang i-attack ang mga issues hinaharap nila? Yes! Lalaman natin yan dito lang sa... Ganit ka? Oo! Clash of Fans! Okay, so simple lang ito. May time kayo para magbigay ng opening statement each at mamaya magbabato tayo ng tatlong tanong sa inyo. Ang unang sumagot via very, very high-tech na bato-bato pick kanina. Yes, Team Bailey muna ang sasagot, tapos Team Barbie, and then bibigyan namin kayo ng chance na magsagutan. Pagkatapos ng 3 questions, isang closing statement at tapos na tayo. Are you ready? Ready na ba kayo? Uumpisahan natin sa opening statement ng Team Bailey. Hello guys, I'm Ate J. I'm the official admin of Bailey and serves as an ate to all the fans out there. Hello, hello everyone. My name is Princess and I'm one of the avid supporters of Bailey May since the beginning. Wow. Yeah, we're not just a fandom, but we're a family as well. Yeah, and this family promotes love, happiness, hope, and kindness to everyone. Yeah, right? Just like the maze. Yeah! Tagalugin mo, tagalugin mo. Ano sinabi niya? Hindi tagalugin. Opening statement. Opening statement. Opening statement mula sa Team Barbie. Okay. Ako naman po si Iris. Wala pa. Ready ka na? Ako talaga. Opening statement mula sa Team Barbie. Go. Ako naman po si Iris Domtuason, official admin po ng Team Barbie. Sinusuportahan po namin si Barbie kasi kitang-kita naman po natin na siya yung nagpapakatso sa bahay ni Kuya. Siyempre, ako naman po si Ivan Resontok, ang official admin ng Team Barbie. Kaya ako sinusuportahan kasi medyo masipag siya sa loob ng bahay ni Kuya. Yun na po. Ayun, maraming. Actually, wala pa nga mga questions, nagkakasagutan na sila. Oh, sabi niya, uy, medyo lang, mga ganun. Mamaya, maraming pa tayong maririnig na. Very important ang inyong magiging kasagutan sa aming mga magiging tanong. Unang tanong! Ang tanong! Grabe. Bakit, para sa Team Bailey, bakit si Bailey ang mas maraming na-contribute sa loob ng bahay ni Kuya? Patunayan nyo. Go. Okay, so kita-kita naman natin na kahit bata pa si Bailey, he's only 12, di ba? And he's really challenging himself. Kahit na sabihin natin na bunso siya, talagang kitang-kita mo na nakikisama siya sa mga kuya niya. Kitang-kita mo na nagpupursige siya. Diba? Tama. Tsaka, actually, si Tita Van po talaga yung sa bahay nila. Si Tita Van yung kumikilos na kasi simula pagkabata ni Bailey hanggang paglaki niya, si Tita Van. Pero ngayon, makikita po talaga natin sa bahay ni Kuya na sobrang nagpupursige po si Bailey and chinachallenge siya po yung sarili niya na magawa kaya yung mga bahay. Kaya niya maging independent. Tama. Pati yung mga household chores. Mga household chores. Ilang taon lang siya, 12 years old lang, kaya niya nang tumulo sa mga pagluluto, di ba? Nakakatuwa kasi lalaki siya, di ba? So parang he's sobrang tama yung pinapakita niya. Nakakatuwa talaga kami mga lalaki. Sobrang nakakatuwa kami mga lalaki. Okay, bibigyan natin pagkakataon ng Team Barbie. Bakit si Barbie ang mas maraming na-contribute kumpara kay Bailey sa loob ng bahay ni Kuya? Tingnan naman natin. Grabe naman yun. Grabe. Hindi nyo ba nakikita na si Barbie naghuhugas ng pinggan, nagluluto. Kahit nagkakalitan sila ni Camille, hindi pa rin siya lumitigil sa pagtulong sa kanyang kasamaan sa bahay. Di ba? Tama. Ivan, thank you so much. Dagdag. Tama yun. Yung sinabi niya, masipag siya. Naghuhugas siya ng pinggan, di ba? Kaya, ayun lang. Ayun. Yun lang. Okay, yun lang. Kayo, bibigyan lang kayo ng chance sa
sasagutin ang sinabi nila? Siyempre, ganun naman talaga lahat naman ng mga babae gawain yung magugas ng pinggan. Pero iba-intingin kasi yung maglalaki, eh, di ba? Talaga challenge talaga. Tsaka 12 years old lang siya eh. Bata kaya niya doon. Age and gender issue ba yun sa paggawa ng chores? Tsaka paghugas pa lang yan, ha, ng pinggan. Yung mga lalaki kasi tamad yan. Mas nasipag kaya yung babae. Natutulog lang palagi. Ganun naman yung babae, o. Laging gumagalang sa bahay ni kuya. Yung mga lalaki tulog ng tulog. Diyos ko. Wala kang sabihin doon. Lalaki ka rin, ha? Huwag tanggol mo naman, tayo. Tama. Okay. Happy na tayo sa inyong mga sagot. Kayo, happy ba kayo? Yes! Online, tunay na nagagabayan. Karapat daw at mag-stay. Pero bibigyan ko pa namin kayo isa pang chance para ipagtanggol ang idol nyo. Para ipush ang ating mga manonood na sila ang iboto. Ang susunod nating tanong, Robbie. Susunod na katanungan. Ito po. Sino housemate na mas nagpapakatotoo sa loob ng bahay ni kuya? At sino mas nag-represent ng... sa dapat idolo ng kabataang Pinoy. Tama. Simulan natin muli sa Team Bailey. Kasi nga, di ba, kakatulad lang ng sinabi namin, 12 years old, makikita talaga natin kung ano yung gawain ng isang 12 years old. Minsan, sasayaw-sayaw sa gilid, magugulat ka na lang. Siyempre, hindi naman sa pinag-aano namin, pero ganun talaga yung gawain niya, di ba, na maglaro kahit pinapakita niya talaga kung ano siya. Actually, kung ano si Bailey dun sa labas, ganun din siya ngayon sa loob. Tsaka kaya dun namin mapapakita na talagang si Bailey yun. Hindi siya fake eh. Hindi siya yung parang nag... mga lahat kasi, ng, hindi naman sa pag-aano sa ibang housemates, pero siya yung talagang... siya yung nagbibigay ng parang... Saya at kwela sa bahay. So, hindi siya, ano, hindi ko masasabi. Tsaka, taglay niya po talaga yung isang kabataang Pinoy. Why? Kasi, nagulat ka ng bahay. Why? Yes, you want to know. Okay. Kaya sagot ko din. Tanong-tanong ka, ikaw sasagot. Tapos, sige, makikita niya sa loob ng bahay ni kuya, halos lahat na ng housemate, pinakita. May Kenley, may Barley, may Zondi, ano ba yun? May lahat na nakilig. Sinama kay Bailey kasi nga, kasi ganun talaga si Bailey na sobrang mapagmahal siya kahit sino, sobrang sweet niya po talaga. Yun po yung pinapakita niya. Kung sino siya, yun po talaga siya. Lahat na lang ng Lee. Ilang years na kayo magkakilala ni Bailey? Months. Joke lang. I love it. Yung pagka-defend, kala mo childhood friends talaga nila si Bailey. Yan ang avid supporters. Kahit ano mangyari. Gusto ko natin tanongin ang Team Barbie. Bakit si Barbie ang dapat idolo ng kabataan at bakit siya ang pinaka nagpapakatotoo sa loob ng bahay? Ay, sa akin si Barbie kasi... alam mo naman na... Hindi pa. Ano nga? Masipag siya. Ayun. Meron naman siya na itutulong sa mga task niya. Saka, ano ba yan? Irish. Tsaka bukod pa dyan, di ba, nakikita naman natin na sinasabi ni Barbie na nagyoyosi siya, inamin niya yon na na-dare lang siya. Dahil dun maraming nagagalit sa kanya, hindi nila alam. Yun yung sign ng pagpapakatotoo ni Barbie. Tsaka yung reaction niya dun sa pag-confess ni Bailey sa kanya, di ba, natural lang naman na kapag, siyempre, babae ka, pag umamin yung lalaki sa'yo, siyempre, pag alam naman ng alam mo na may gusto sa'yo yung lalaki, siyempre, magsiselos ka kasi inaasahan mo na sa'yo siya may gusto. So, bakit siya mag-flirt sa iba? Ganon! May masabi ba kayo sa sinabi nila? Ganon din. Sa side naman namin, mas naging totoo si Bailey, di ba? Kasi at his young age na 12 years old, kaya niyang sabihin yun, kaya niyang umamin na crush niya talaga si Bailey. As in, taken pa nga yung mga sinasabi ni Bailey, di ba? Yun talaga, as in, kasi kung ikaw yun, hindi mo sasabihin na, ay, itatago ko na lang to. Pero ano, ngayon, pinapakita niya talaga kung ano yung pagkagusto niya kay Barbie. Yun, kaya makikita niya talagang totoo siya. May gusto ba kayong sabihin last? Pero hindi pa rin tama yung ginawa ni Bailey. Ano ba yun? Ano yung tama? Yung nag-confess siya kay Barbie. Hindi tama. Bakit hindi tama? Siyempre, nagpakabata niya pa, tapos gagan-ganon siya. Ayaw. Wait lang, nagpakatotoo lang naman siya, kaya niya ginawa yun eh. Kung ikaw ba, hindi mo gagawin yung 12 years old. Ay, naku, Diyos, ako yun. Hindi pa siya nakikinig sa mga magulang na. Oh, ano ba? Bigyan ka na pagkakataon muna ang Team Barbie. Hindi pa siya nakikinig
sa payo ng mga magulang niya, gumagano'ng bata-bata niya pa, dapat nag-aaral siya ngayon. Oo. Eh, paano siya makapag-aaral sa loob nga siya ng bata? Wait lang. Alam mo ba yung mga payo ng magulang niya? Hindi. Oo, ba't na sinasabing hindi siya nakikinig? Siyempre, dapat, alam na natin yun. Bilang magulang, alam ni Bailey kung ano yung sinasabi ng magulang niya. Ginagawa naman ni Bailey kung anong ginagawa niya. Ginagawa? Nanliligaw ang bata-bata pa. Kasi nga, 12 pa lang siya, hindi niya pa alam yung mga ginagawa niya kasi nga, immature ba si Bailey? Yun na nga, hindi niya alam eh. Hindi niya alam ba't siya umaamin. Hindi niya alam! Alam niya! Takot na ako kung ano dito, ah. Hindi, huwag ka matakot. Ganun talaga, passionate sila about their idols talaga. Oo. Well, maraming salamat, Team Barbie and Team Bailey. Talagang, grabe ang laban. Dito mismo sa BB737 guys, online. Guys, exit nila mamaya, isa-isa. Ayaw natin ang gula dito. Hindi, bago tayo tuluyang magtapos dito sa ating munting debate, eh, gusto natin bigyan ng chance ang ating mga loyal supporters. Fans na magbigay ng appeal to the other viewers kung bakit kailangan muna iboto si Bailey. Go ahead, guys. Yeah, so, una sa lahat, thank you po sa lahat ng mga fans na lagi nagsusuporta kay Bailey. Ever since simula nung March, lahat talagang sa trending, sa lahat ng mga activity sa Twitter and sa FB, talagang todo yung suporta nyo, kitang-kita ni Billions. Kung andito lang si Billy at nakikita niya lahat ng efforts nyo, talagang matutuwa yung batang yun. So ngayon, I just want to encourage everyone na iboto po natin si Bailey kasi hindi po tayo dapat makampate kasi kahit nasabihin na malaki na yung fanbase, marami ng supporters, ano pa rin eh, andun pa rin yung challenge na, syempre, nagkakaroon ng madikit na ilabanan dahil si Barbie din, maraming mga supporters. So, guys, please, sana boto po natin. And actually, siya. Meron siyang, ano, yung family nila, merong outreach program sa Cebu. Yes. Diba, Ate Jay? Oo. Yung sa Cebu na... Sa Cebu, yung mga, may tutulungan silang mga... May mga tinutulungan. Actually, may mga tinutulungan. Siguro kung mananalo si Bailey, mas marami silang matutulungan ng mga bata sa Cebu. Hindi lang naman para sa kanya or sa family niya, but as well sa lahat ng mga kakilala nila sa Cebu. Mm-hmm. Matutulungan talaga. At marami silang mapapasaya. Thank you very much, Princess Team Bailey. Maima. Ito naman, apela ng Team Barbie sa lahat ng mga PBB viewers. Go ahead. Maraming salamat sa mga sumusuporta kay Barbie. Sa lahat ng friends niya, classmates, sa mga relatives niya. Sana patuloy niyo pong suportahan si Barbie. Thank you din po sa sa lahat ng tao sa Albay na sumuporta, pati po kay Gov. Thank you, Gov. Thank you po. Tapos 'yun. Vote niyo po si Barbie kasi nakikita naman po natin na nagpapakatotoo siya lalo na dun sa mga bashers niya. Dapat niyo siyang iboto kasi bilang bashers, dapat niyo siyang kilalanin, mas kilalanin pa. Yun po. Thank you. Maraming salamat. Palapakan natin Team Barbie and Team Bailey. At syempre, dahil sa pagpunta niyo dito sa loob ng bahay ni Kuya or even sa studio natin, mm-hmm. Meron kayong exclusive gift pack mula kay Kuya. Yay! Sa mga brands po na nanonood, this could be you. Totoo yan. Oo. Kaya... Thank you. May konting marketing ploy na po tayo. Yes. Dito lang sa Clash of Fans. Maraming salamat, Iris Ivan, Princess, and Jemima. Mga kapamilya, narinig po natin yung mga argumento nila. Mainit. Sobrang valid. At alam mong reasonable eh. Maraming salamat sa inyong dalawa. May hugot eh. Kaya mga kapamilya, nasa inyong mga kamay na. Kung sino talaga ang karapat-dapat na manitili sa loob ng bahay, Kuya? Yes, Bailey ba? O si Barbie? Barbie po! Papakaabangan po natin tapos yan. Tapos na. Ang latest evicti sa Friday na, no? Yes. Friday na. Pero ito naman ang dapat niyong pakaabangan mamaya sa TV 77 Front Time. Weekly task. Gumawa na popsicle bomb change action. May panibagong pagtatalo ang housemates. Bailey, walang ginagawa. Hirap. Eh, mas mahirap yung ginagawa mo. Huwag mo siyang imumove. At ang kahilingan ni Barbie. Mabigat sa pakiramdam yun. May papa ka pero hindi kayo magkasama. Maibigay kaya ni Bailey. Sumulat ang tatay ni Barbie inside that box. Finish the game successfully to get the key to that box. Bumalaw! Hindi! Ayan o! BBB 77. Sina Bailey at Barbie, from two strangers, naging housemates sa bahay ni Kuya.
palagi silang magkasama, busy po sila sa isa't isa. Ang kanilang friendship mas lumalalim na. I've only known you for 7 days. I kind of like you. Pero habang napapalapit sa isa't isa, magkakalayo na. Barbie at Bailey, kayo ang nominado sa linggong ito. Ngayong Biyernes, isa ang magpapaalam, isa ang magpapatuloy ang laban. Tutukan sa Pinoy Big Brother 737 First Eviction Night. Live na live ngayong Biyernes after Aquino and Abunda tonight. Chug-chug! Nakaka-excite naman talaga. Nakaka-excite yun. Chug-chug! Tatayan na din ang ano, sound effects, paano ba to? Pero I think yung isang magandang gabay, maliban dun sa nakilala natin ang mga magulang na ating mga nominadong housemates, supporters, ang pwede ninyo magandang gabay, sino ba kina Barbie at Bailey yung gusto nyo pang mapanood sa loob ng bahay ni Kuya? Iboto nyo ang housemate. Kung sino mas masarap panoorin pa, no? Tamang-tama. Well, yung PBB 737 eviction experience nyo, itutodo na natin dahil meron tayong PBB 737 online before the eviction happening on Friday. At 7:37 PM pa rin, live na live tayo sa Friday bago mag-eviction. Tama. Hihimayin natin lahat ng issue. Jug-jug. Okay, ulitin mo. Hihimayin natin lahat ng issue. Jug-jug. Balitan na lang, sir. Parami tayo dito. Okay, oo. After lang PBB 737 online at syempre sa Sky Cable Channel 85, meron tayo nung live eviction mismo pagkatapos ng Aquino and Abunda tonight. And after meron kang very, very special na gagawin. Oo, habang nagkakaroon ng eviction night. Oo, pag habang may eviction night, ako po ang kasama nyo para malaman nga ba kung sinong yung talagang lalabas ng bahay ni Kuya. And great thing for all of our Kapamilya viewers dahil right after the eviction night, sobra-sobra na nga ito eh. Mm-hmm. Grabe, ang dami namin ibinibigay sa inyo mga pamilya dahil meron tayong one-on-one exclusive with the latest evictee mula sa bahay ni Kuya. Yes. Sino kaya yan? Barbie? Ang dami ninyong exclusive. Bailey. Ang dami ninyong unang kayo ang makakita kaya huwag na huwag kayong mawawala. Friday night, huwag na kayong makibag-battle sa traffic kung saan man sa bahay lang kayo. Uwi na. Manood kayo sa amin. No? Thank you sa lahat ng ating mga nanood sa live chat, ang viewers natin sa Sky Cable Channel 85 at muli, ang replay natin. Meron sa replay. Jimmy TV at 12 midnight, Sky Cable Channel 9. At huwag niyo po kalimutan, ang official hashtag po natin mamaya ay PBB737 Responsibilidad. Kailangan po natin yan. Ang dami pangyayari. Maraming salamat, Ate Bianks. I really had fun. Wow! I really had fun. Well, magkita-kita tayo bukas ulit dito sa inyong Dapat Ay Weeknight Habit every 7:37 PM dito sa PBB737 Online. Gonzales Domingo. Tonight. Good night, Elba. Iris, what are you talking about? Oh, I am okay. Huh? What did you say about me? Yearbook. Thank you. You're welcome. Because you are so beautiful, very beautiful. Are you serious? Yes, not beautiful, pretty and cute. Why? Yeah.